Ang tumpak na oras po ay ganap ng alas 8 ng gabi. Hi there! Magandang gabi po sa inyong lahat! Kumusta kayo? Sabado? Tama, Sabado ngayon, di ba? Sagot naman yung mga estudyante ko rito harap ko. Magandang gabi po sa inyo. Kumusta kayo? Sabado ng gabi. Siyempre, tayo ay magsasama-sama at Salo-salo! Doon man lang, di tayo makaperfect. Ano ba kayo? O, take two. Sama-sama! Salo-salo! Ano magawa ngayong gabi at talagang kami nagkakagulo. Kanina pa ho kami ang gulo-gulo ng programa ng barka natin. Dahil sa alam nyo, meron kaming surpresa mamaya sa inyo. Balik bahay. Okay, huwag na natin masyadong pakahabang natin pamaksang himig. Tayo'y magpasimula na pagbati ng ating mga kasamahan, ang samahang 4S, mga sumpungin, mga seniors, mga kung ano-ano pa. Edi, magandang gabi. Siyempre. Gabi po sa inyo lahat. Okay. At siyempre pa, yung ating kumaring napakaganda at talagang nagmumukhang bata raw, nagmumurang kamya siya at hindi ko maintindihan. Nulok. Gandang gabi, Mare. Pag kinaragsak nga baro at awin yung aming kakabsak ko. Well, o yan. Namiss nung guest natin yan. Guest siya ngayon kasi tagal niyang nawala. Okay. Dolores, magandang gabi. Hindi kaya tanahuli ngayon. magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan. Muli, narito na naman po kami. Diyan na ako kayo. Okay, maglilipat na inyong istasyon. Ang maglipat na istasyon ay... Maganda. Diyan okay. Na kayo. Cora, baby Cora. Magandang gabi po, lalong-lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Cavite. Kamusta na po? Yung baluarte mo, ha? Baluarte mo. Okay, Alex. Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga pag-ari natin dyan sa Zamboanga City, Davao, Cotabaro, and Pagadian City. Ito po si Alex Dato. We are inviting you to join us. Samahang kami sa aming unlimited na kasiyahan. Yes! Danilo Horado. Magandang Director gabi po. Director pala, Direk. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nakikipin. Yes. Ngayon po, gaya ng dati, dyan lang po kayo. Mm-hmm. Ano ko lang nasabi? Yun lang? Yung maganda. Okay. So, pababatiin na natin yung ating balikbahay na matagal na nawala sa programa natin. Na masko, nag-birthday, nag-new year, nasa Japan. Kung anong pinaggagawa sa Japan, ewan ko sa kanya, nag-ipon yata ng snow dun sa Japan. Cynthia Garcia, magandang gabi, Cynthia. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Ate Tess, at saka sa mga aking mga ka-estudyante dito. Diba? Classmates, na-miss ko kayo. Opo, masanto siya labit si kayo ng min. Ha?
Masanto siya. Mga taga Pangasinan, di ba? Apo. No? Alam nyo, itong 4S kasi mga kaibigan, samahan ng iba't ibang nasyones dito sa Pilipinas. May Ilocana, may Pangasinense, may Cavitenya, may Kapampangan, may Manila Boy ka ba? May Muslim. Yes. Si Eddie taga Malabon, di ba? Okay. So, lahat na nang yata ng sulok ng mundo. Tama yung kanta ng ating ID, no? Sa lahat ng sulok ng mundo, nakakasama natin ang sama-sama salo-salo. Okay, mamaya po, meron kaming isang panauhin dito na tamang-tama kasi January pa naman ngayon. So, magkakaroon tayo ng konting pananaw kung ano ang mangyayari dito sa ating taong 2015. Ay, prediction yes, ito. Mm-hmm. Isa siyang psychic and the feng shui master. Pero hindi ko muna sasabihin kung sino siya. Mamaya, malalaman nyo. Napapanood nyo siya sa mga TV shows every now and then. Gusto ko rin batiin yung ating mga PA dun sa labas, dun sa kabilang aquarium. Nandyan po ang ating, oy, balik bahay din, si Senaida. Si PT Mini. PT Mini. Dalawa silang balik bahay. Yes. Si PT Mini at saka siyempre si Marin Josie. Hello Marin Josie. Si Kagawa Joy wala kasi dahil hindi ko alam kung nailibing na yung kanyang kasamahan sa Taugama fraternity. Okay. Dalawang linggo na ba? Anyway, sige. Nakikirami po kami dun sa kay Julius ba yun? Julius yata yung pangalan nung namatay na Taugama. Na aksidente. It's a motorcycle accident. Naku, yan mga aksidente talaga yan. Hindi maiwasan dahil nga sa ganyang ano, sa ganyang mga sitwasyon. Lalo na pagka medyo nagmamadali, no? Eh during ano pa yun eh, bago magbagong taon yata yun kung di ako nagkakamali. Correct. So anyway, ayaw nating buksan yung ating programa sa medyo malungkot na estilo. So may kumakaway dun sa kabilang ano, kabilang ibayo. May phone patch dito. Kaya sabi dito sa mga, kasi maraming nakikinig sa ngayon at gusto din nilang sumali sa ating chikahan. Ayan. Mm-hmm. Oh, so ang number po namin mga kaibigan is 4535012. Ito mm-hmm. po ang landline namin sa DZRM, 4535012. At kung gusto ninyong magpadala ng mensahe ninyo personally sa akin, ito po ang number ko, 0943-701-2135. Ulitin ko, 0943-701-2135. At kung kayo ay mayroong mga kamag-anak, kaibigan sa ibang bansa, naririnig po kami through live streaming ang www.pbs.gov.ph. Ayan. Okay, so o kaya naman kung like they would like to get in touch with me personally, you can also text me sa ating personal number. It's 0908-377-5028. Yan, ha? Diretsyong number po sa akin yan kung meron kayong gustong iparating sa akin. 0908-377-5028. Yan. Yes. Okay, meron na tayong request dito. Ay, Galing kay Ate Pining ng Karuhatan, Valenzuela. Request niya, lihim kitang minahal at luluha ka rin. Mariose po, oh. Lihim niyang minahal pero sabi niya, luluha ka rin. Okay, so tuloy pa rin tayo. And bago tayo magkwentuhan, ang topic po natin ngayong bubuksan ay yung tungkol sa pangyayari kahapon, which happened from the Luneta grounds hanggang sa Katedral ng Quiapo. Yes, no? Napaka significant event ito na alam kong tinutukan ng bawat isa dito sa ating mga kababayan. Maraming naging kontrobersiya, maraming mga naging hindi ka na isnais na pangyayari, pero taon-taon naman kasi ginagawa yan. So, palagay ko inaasahan na expected na yung mga nangyaring yon. Okay? So, song time muna tayo at tayo magpasimula. Sino bang mauuna sa atin? Would you like to start, baby course? Sige po. Sige, go ahead. At tutali.
At saka nga pala, ang ano ko ngayon, ang baguhin natin yung ano natin, yung style natin. Hindi yung kakanta tapos huhut sa bandang huli kakanta. Magkasunod ang kanta ng bawat singers. Wow. Okay, para at least yung mga fans ng mga bawat singers dito masyahan naman sa kanilang pakikinig. Okay. O sige, okay. Simulan ni Baby Cora sa kanyang dalawang kanta. Okay. Inihahandog ko po ito sa aking mga anak, siyempre kay Kaloy at kay Dayan. At yung apo mo na pagkagugwa. Na pagkagaganda, na mahilig din kumanta. Si Kaloy po at saka si Dayan galing po ng Italy. Opo, baka siya, sa Italia na po sila, dito. Opo. So, kasama po yung aking apo na si Kaya Sofia. Nagbanding-banding sa ganun din kay Christopher Allan, kasama ang kanyang girlfriend na si Jean. Mm-hmm. Ang aking bunsong si Charles Andrew, kasama ang girlfriend na si Les. At sa aking mga apo, kay Dindin, apo ko kay Candy, kay Dindin, kay Andre, kay Xander. At sa aking nanay, siyempre, buhay na ba ang aking nanay? Siyempre, oo. Ayan, nanay, eto para sa iyo. At sa mga nagtotong its dyan. Makinig muna kayo. Makinig muna kayo. Okay. Kay dalawang boyet. Yung nag-request Ate Tess ng last Sunday. Yung I only live to love you. Kay Joey, ano, kay Nelson. Kay Nelson. Oh. Ha? Anong apelido mare ni Nelson? Ha? Oo, sige na, oo. Sibula. Surla? Yeah. Surla. Ha? Isulat mo kasi. Oo. O, sige. Okay. Para kay Nelson. Nelson, para sa iyo. Sigwa. 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 Nasa Pampanga sila ngayon, dun sa lugar ni Nelson, kasama si Josen, yung kanyang kabiyak, na anak naman ni Marin Josie Alcantara. Okay. Yung inihahandog ko lahat sa inyo yan. Okay. Okay. Nelson, this is for you. Sasaliw ni Eddie Suarez. I only live to love you, love you until forever, day after day, year after year, for always we will journey together. I only live to love you, walk with my dreams beside you, smile after smile, tear after tear, in the shadow or in sunshine, my love will guide you. When there are clouds above, if I have you to love, why do I care if you are there? For when you came my way, there was no yesterday, only tomorrow with you. Here is my hand to lead you. Here are my arms that need you. I only live for your love, for my love will be your love, now and forever. When there are clouds above, if I have you to love, why do I care if you are there? There was no yesterday, only tomorrow with you. Here is my hand to lead you. Here are my arms that need you. I only live for your love, for my love will be your love now and forever.
kurso na inaral niyan. Talagang pinaghandaan ka mo. And I would like to dedicate that song dun sa ating mga... Yes? Okay lang? Sige. Medyo kasi ina-adjust-adjust namin yung aming mga mikropono dito para hindi nagiging distorted at hindi naman siya mahina. Okay na siya? Buti nila may technician tayong bago. Maganda pa! Tisay na tisay! Galing na galing pa ng Japan yan, o, diba? Okay. Handog ko yun dun sa Mare, dun sa kaibigan nating taxi driver. Ay! Nasakyan natin kayo na papunta dito kay Rene Valle. Go ng BEE taxi. Ang kanyang plate number UND489. Wow. Nakikinig sila ngayon. Nakakatawa si Rene. Oo, sabi ni Mang Rene kanina, Iloongo si Rene, sabi niya, off na ako, sabi niya, ng alas 8. So, nandun na ako sa bahay, sabi niya, makikinig ako. Bubuksan ko ng malakas yung radyo ko para makinig yung kamakapit-bahay ko. Oo. So, para kay Rene Baliego at saka si Luz, yung kanyang kabiyak ng puso. Magandang gabi sa inyo at nagkakagulo ito kami kasama dito sa mga mikropono. Ayan. Okay na? Okay na? Okay na? Sige. Huwag mo na ako, Ate. Ha? Sige. Yung next number ko naman po, Ate Tess, nihahandog ko naman sa mga taga-Angono. Ayan, andun po yung brother ko, si Boy, si Becky, ang kanyang mga anak, si Justine, si Jed, at saka si Juday. Okay. Hello. Para sa inyong lahat. Ayun at po. Para sa aking lovey dudes. Nikilig. O, team song namin talaga to, Ate Tess. Ah, okay, sige. Nagkatotoo na. Para sa iyo, Rene. Para sa iyo, Sene. Hindi, Rene yung taxi driver. Oo, Rene, para sa iyo. Okay, Rene rin, at saka kay, siyempre, kay Tito Sene. Diba? Okay, tuloy tayo, naku.
palagi ko naman yung mga listeners natin ngayon masisiyahan dahil mapupuno talaga sila ng mga kanta ngayon mula sa ating mga guest at mga kasama. Okay, so I'd like to greet, naku, alam mo ba, Mare, babes, Dali, Alex, Danilo, Cynthia, and Eddie. Meron akong kaibigang nung teenager pa lang kami. Wow. Nagkakasama kami. Yes! Sa bagay, 25 na ako ngayon. So, hindi. Nung kasing teenager ako, I was still in Tarlac, no? Nag-a-announce ako doon sa isang local station namin doon. Meron akong isang singing contest. Yung tanghalan ng bayan yata ang pamagat noon. Eh, siya'ng gitarista. Ay? No? Siya nagigitara. Tapos, yung meron na akong isang contestant, laging contestant, na naging misis niya. All of a sudden, yesterday, nagpapanagpo kami sa Facebook. Oo, tanong niya sa akin. Ang Facebook talaga. Talaga, oo. Ang tanong niya sa akin, are you the Tessie Lagman that I know, a friend of mine who became a Mr. Lysatandachachan, ganon? You used to announce at DZXT, sabi niya, yung local station. Sagot ko naman, are you the bong? Sabi ko, na ganun-ganto, na laging tumutugtog pag may events at nag-a-accompanya sa akin pag kumakanta ko. Nagpanagpo talaga kami. Oo. So, wow, I'd like to greet, no, si Bong Carlos Cruz at ang kanyang misis na si Esther Tolentino nung araw. Ngayon, Esther Cruz na rin siya. Nakyutan ako, ang dami na nilang anak, ang daming apo. Nakikinig, I'm sure sila ngayon sa atin. So, magandang gabi sa inyo, Bong and Esther, and the rest of the family, and of course, yung inawit ni Baby Cora kanina. Kahit maputi ng buhok natin, ha? Magkakasama-sama pa rin tayo. Okay. Tuloy tayo. Yeah. Dito sa Facebook, mayroon nag-comment si Nestor Berber. Mm-hmm. Sabi niya, ikaw, Sharon Cuneta version, please, thanks from your fan, Miss Tessie. Parang pakakantayin kanya ng ikaw. Ako? Oo, ikaw. Ako ang kakanta? Oo. Kasi fan mo, tagahanga mo ito eh. Tagahanga? Oo, si Nestor Berber. Kaklase ko yan, tangi. Alam ko, kaya naman pali. Alam ko. Then na-meet namin siya nung yung pinakahuling Christmas party ng batch namin. Mm-hmm. It was his first time to join yung batch reunions namin. And yun, siguro, nakyutan siya sa boses ko, kaya pinapakanta ako. Ay, kumanta ka doon? Yeah, I did. Oh my God. Hmm? Nasa Abu Dhabi. Nasa Abu Dhabi. No, anong oras na ba? Ah, mamayang 9 o'clock, they'll be flying back to the Philippines now. Follower ni ate yan eh. Laging naka-like. Oo, o, diba? Naka-like. Thank you, Nestor. Ito pa, mayroon pa siyang comment dito. Tessie, sayang di ko aabutan tong broadcast nyo ngayon. Mm-hmm. Anyway, hope you're having a great and enjoying the program. Regards to all, especially to Alex Datu. Talaga? May ganun talaga? Oo. Hindi, na ano, di ba yung sabi ko nga sa iyo na nagandahan sa boses mo, and he'd like to hear you personally sing. Yeah. Wow. Okay. Sa show natin. Di ba mayroon tayong gagawing show? Concert? Mm-hmm. Concert. Sige, pag-usapan muna natin yun. Okay. Pagkatapos mayroon pang isa, Eduardo Lucas. Si Ed Lucas, yan. Yeah, we will hear your broadcast tonight. So. Yes, hello to Ed and Mirna. Mga neighbors namin sa Pilar Village yan. Mm-hmm. Taga Mangachupoy. Yan, Mangachupoy Street, Pilar Village. Yeah, oo. Magandang gabi sa inyo. Mangachupoy, maliit na mangga. Ang gulo niya. So, paano na si Kachupoy? Si Mangga, tsaka naging Kachupoy. Ah, diba? Okay. Mangga Chupoy. Okay, tuloy. Nakakahiya doon sa ating bisita. Mamaya sabihin niya, gulo-gulo ng programa. Bago kayo magkamais-maisan. Alam na niya yan. Bago siya pumunta dito kasi malakas ang kanyang sense of hearing or sa mind niya. Alam na niya na magulong-magulo ang ating program. Okay. O sige, pero bago natin pabatiin yung ating panauhin, gusto ko ring batiin yung oy, mamaya na. Mamaya ito, pagkakanta na ako kasi request niya yung kanta ko eh. Mamaya kakantahin ko to. Gusto ko ring batiin yung mga
yung kasing panauhin natin ngayon, bagong member siya ng Once Upon a Time in the Philippines. Si Cynthia? Ha? Hindi. Yung guest natin. Hindi naman guest si Cynthia. Regular yan dito eh. Oh, Once Upon a Time in the Philippines. Ito'y tinatag ng It's All Over the World. No? Wow! Maraming, yung mga programa natin, dinadownload nila. That's at pinapaninig sa lahat ng mga nararating ng OUTP. Once Upon a Time in the Philippines. Alam mo, parang nakaka-relate ako. Parang may connect ito sa hula sa akin ni Madam Suzette Arandela. Na? I'll be going abroad many times. Goodbye. Hindi, dahil nga sabi mo, naririnig na tayo at mayroong nagda-download ng ating program. Yes, they do. Ang nagda-download si Dalia Manuel. Hindi ba nasabi natin, baka makapunta tayo ng Macau? Yun ang hula sa akin, Macau. Macau ka? Macau ka. Ang Macau, hindi, it's not Macau, Mako. Mako is umalis sa Kapampangan. O sige, Macau ka na. Uy, sandali, hindi natin napasalamatan. Actually, hindi natin napasalamatan si Judge Eugene Paras pag-invite sa atin sa bahay niya. Nung nakaraan kaya? Hindi natin nabanggit. Hindi nabanggit natin no, kaya. No. We did. Hindi natin nasabi na kung gaano kaganda ang kanyang bahay. Senior ka na talaga, Alex. Buti lang po 25 years old pa lang. Ay, 24 ako. Uy, teka muna. I would like to greet yung mga members natin. Yung mga actually, sila yung mga parang directors, mga administrators ng Once Upon a Time in the Philippines. Wow. Si Jojo Franco, si Boy Tigas Ulo. Remember that? Si Dalia Manuel, si Josephine Kabayashi. Si Josephine Kabayashi, siya ang dating Yvonne. Yung artista? The sexy artist. Ay, marami akong blind item tungkol sa kanya. Sasabunutan kita. Hindi, wag na yun. Luma na eh. Administrator namin sa OUTP yan. Eh, magaganda naman ang balita ko. Oo nga, sige. Ganun din si Brad Kitt, si Manny Soriano, si Gardo Agustin, si Dory Pose. Ang dami ng mga members talaga ng OUTP. Si OUTP. Monique Angara Marcelo, anak ni Lenny Trinidad. Another sexy star nung araw, di ba, si Lenny Trinidad. She's from Paranaque. Ah. And of course, yung naging guest na rin natin dito, si Gary Leoncio. Mga member natin sila. Si Gary. Yeah, Gary. Andito siya, nung Christmas party, ikaw ang wala. Ayaw, wala ka. Hinanap ka nga. Lahat na lang nakabatch ko, nililigawan ako. Oh, sa ganda mong yan. Uy, mayroon pala akong gustong pasalamatan. Kasi pinag-usapan natin yung kahapon na nangyari. Mm-hmm. Yung Black Nazareth. Pag-uusapan pa lang. Nazareno pala. Mm-hmm. 9 hours pala ang travel nung kwan. Paano naman? Ang mga tao pasaway. Ayaw magsipag. Paano naman kasi naka-pamper sila? Yung mga... yung mga MMDA yun. Gusto kong pasalamatan si Joe and Jenny Howe. Every year, invite niya ako sa kanilang katistahan sa Quiapo. Mm-hmm. At you know what? Kung sino ito? Sino? Siya, di ba nabalita noon na nasira yung karosa kung saan nakasakay yung Black Nazareno? Uh-huh. Siya yung nag-ayos. Oh. Nasa kanya ngayon, nasa kanyang pangangalaga yung gulong. Nasa kanya pa hanggang ngayon. Oo. Okay. Sabi ko, you will be blessed sa ginawa mo. Oh, siyempre naman. Paglilingkod yun sa Black Nazarene. Okay, tumawag si Josie Nato ng bagong silangan Quezon City. Magandang gabi, Josie. Request niya isong by Nora Honor. Belated happy birthday daw kay Doctora Flor Perea. Nora Honor. Ano magkanta ni Nora Honor, ha? I'll never find another you. Mm-hmm. And God smiled at me. There is no secret. Marami. Three good reasons. Yamo, Josie. Pero hindi natin pwedeng pagbigyan yan ngayon kasi may mga prepared songs na tayo. Okay? Requested song ni Patrick Malana. Ang kanyang requested song is Solitaire. Okay? There was a man. Meron akong nalala kasi itong dapat kumanta nito habang kumakanta siya nagbabaraha. Sino? Blind item. Bruso ka. Okay, tuloy tayo. Sige, kantahan doon ulit tayo ngayon. At, Mare? Lalaki. Ha? Lalaki. Lalaki naman. Lalaki. Balaki.
Ang gulo nyo. Lalaki kasi muna. Marami daw babae. Oo, kaya dapat isang babae ulit. Dalawang babae, isang lalaki. Dalawang babae, isang lalaki. Correct. Okay? O, sige. Sino man director dito? Ikaw! Hindi. Okay, mga kaibigan. Ito po naman. Mula naman sa ating isa pa rin fina-follow ng kanyang mga tagahanga. Maraming mga tagahanga siya na nakikilig ngayon. Ang ating kumare na blooming ngayong gabing ito. May love life after 6 months. So. Parang gusto kong maniwala. Naku, mamaya. Magtatanong tayo sa ating bisita mamaya kung talagang totoo yung love life na yun. Ha? Mga kaibigan, na ito po. Si Madam. Yung totoo, ha? Ray Lucero. Kinikilig ka. Nagbilig pa? Sa 78, kinikilig pa, oy. Okay, para sa inyo. Oy, para kay Linda Mercado at Dali De La Cruz. Nandito kanina sila, di ba? Oh, tsaka si Baby Lynn. Mamaya naman yung iba. Go. Espérame en el cielo, corazón. Si es que te vas primero, espérame pronto, yo me iré allí donde tú estés. Espérame en el cielo, corazón. Si es que te vas primero, espérame que pronto yo me iré para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido, por favor, me esperes en el cielo. Y allí entre nubes de algodón haremos nuestro nido. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido, por favor, me esperes en el cielo. Y allí entre nubes de algodón haremos nuestro nido. Espérame en el cielo. ¡Olé! Yan ang Ray Lucero. Ano yun naman, ha? Mula sa Kastila. Sa English naman tayo ngayon, Mare. Dito ka humataw dahil doon sa harana mo, puro Tagalog ka. Dito, binagbibigyan kita, Mare. Talagang, dito ka magwawala ng mga kanta mo. Sa totoo lang, Mare, dito lang ako nakakabuhos naman ng aking passion. Passion. Mare, kasi mahirap naman kung yung bang matigil ka sa isang passion mo na gawin. Oo, hindi naman puro Tagalog ang kanta mo nung araw, di ba? Variety singer si Mare nung araw. Kaya naman, sabi ko, nung magkaroon tayo ng programa, Mare, dito ka magwala ng kanta mo. At ito naman, Mare, ihandog naman natin kay Lynn Aguila. Oh, yes. Di nagpunta kanina. Singer pala yun. Kumakanta pala siya, sabi ni Ali. At advance happy birthday sa kanya. Sa January 24. At Pebrero daw siya mag-ano dito, magpa-party. Ang sarap nung ginawa niya talaga kanina. Sarap nung salad kanina. At ganun din kay Nene Sabino, Lita Star, at si kay V ng si Nabotas. Ate V ng Nabotas. Siya daw ang pinakamaganda sa grupo, sabi niya.
yung ATV. Kahit ano daw hindi totoo. Siya daw pinakamaganda sa grupo. Oo naman tayo. Oo, siya, lahat naman tayo eh. Yeah, maganda naman siya. Sabi ng nanay natin, pinakamaganda tayo, di ba, Mari? O, sige. Para po sa inyo lahat na ito, pangalawang awitin ni Ray Lucero. I'll take you, dear, anywhere you are, a sinner or saint, doesn't matter what they say you are, I have no complaint. Whether it's foolish or wise, dear, I'll go along trustingly. They say the devil's in your eyes, dear, but you look like an angel to me. I won't ask you what the past has been, the dreams you have had, all the blessings I'll take with the sin, the good with the bad. Who cares what people say of you? Who cares what pictures they paint? All that I know is that I love you, saint or sinner, sinner or saint. What people say of you? Who cares what pictures they paint? All that I know is that I love you, saint or sinner, sinner or saint. Who pagsimula ng kanta mo kaninang I'll take you dear, sabi nung ating guest, wow. Parang favorite niya yung kantang yun. Oh, favorite niya talaga. Oh, alam mo naman ako. Bingo! Oh, very very observant tayo sa ganyan. Pero hindi niyo alam, pinagmamasdan niya kayo isa-isa. Dahil mamaya, isa psychic niya. Oh, isa sight niya kayo lahat mamaya. Okay, tuloy tayo. Well, pag-usapan muna natin yung ano yung nangyari kahapon. All about this Black Nazarene celebration, no? Feast of the Black Nazarene. Alam mo, maganda sana yung intention, no? The sacred and good intention is there, but kuminsan kasi nagbabago, nahahaluan siya ng kontrobersiya dahil sa gawa na rin ng mga tao. Well, yung mga nag-aantabay, yung may member pang naatake, namatay, ganun. They were trying to organize, they were trying to pacify the people. Ang mga tao ayaw sumunod. Nanonood lang ako hapon, nanggigigil ako. Gusto kong paghahatakin yung mga tao at alisin dun sa ano. Kasi nag-aagawan silang makapanhik dun sa karosa, nag-aagawan silang makakawak nung lubid. Hindi naman po ganyan ang sabi ng ating Panginoon eh. Ibigay mo yung iyong paniniwala, ibigay mo yung pananampalataya mo sa akin. Hindi naman yun sa makikipag Yung nga hindi ko maintindihan, Mare. Yeah. Bakit sabi nila nagbibigay sila ng sa Panginoon. Mm-hmm. Pero
laban naman sa mga kapwa nating tao. Exactly. Nakakagawa naman sila ng masama sa kapwa nating sana, tao. Kung ganyang magpupunta kayo doon, no? Makontento na kayo doon sa nakatanaw ka lang, mm-hmm. 'di ba? Naalala ko kasi Mari sa Bible noon, nung si Moses nililid niya yung mga tao paalis dun sa basta nung nag-ano sila nag-travel na sila no. Di ba may mga nagkasakit, may mga kung ano-anong plague ang nangyari. Nagbigay ng sign ng Panginoon, yung sign nga ng medicine, yung cross pagkatapos meron siyang serpent, is that it? Tignan mo lang daw 'yon. That is the sign na pagagalingin ka niya. So, bakit kailangan makipagbalyahan ka pa, makipag-agawan ka pa? Tumingin ka na lang, nandun naman siya. Isang bagay lang na, maliit lang sigurong isipin natin. Oo nga, nakakapit ka sa malapit, sa, yung sa lubid. Sa lubid. O damit ng Nazareno. Nazareno. Pero, binalya mo naman yung kapwa mo. Exactly. Anong inawa mo? At saka yun nga, yung iba talagang dumulukso na sila, which hurts everybody, no? So, ay nako, anyway, kung nagkaroon ng mga disgrasya sa mga tao, it was their doing, no? Kasalanan din ng tao yan eh. Hindi kasalanan ng sino pa man. Kasi kung sino-sino kasi niya, sinisisi si Erap, sinisisi si Vice Mayor Isko, sinisisi kung sino-sino mga paring sinisisi nila, eh sila naman itong ang gulo-gulo, ayaw sumunod. Tama. Diba? Sana makontento na lang na ipinuproses yun si ano. Oo, nakatanan na lang at orderly nakalinya. Diba? At saka kung may sakit siya, Ate Tess, mag-ano na lang siya, yung faith natin. Makita lang siya, okay na yun. Malakas na ang faith na, kung lulusob ka daw, meron kang karamdaman. Halimbawa, meron kang sakit sa puso o high blood. Matutuluyan ka. Matutuluyan ka talaga. At saka, hindi alam mo, ang iba namang narinig ko dyan, ginagawa nilang parang... traditional na nilang gawin. Sobrang... Panatiko? Hindi yun eh, yung belief nila na pagka na nakahawak sila sa lubid or no, hindi gagaling mare. Adya babes, ang ano nila is yayaman sila, mananalo sa sugal, suswertihin sila sa ganito, which I think is not the reason kung bakit meron tayong ganyang pamamanata, di ba? Ibang paniniwala na. Kaya alam mo, wag naman magagalit sa akin, no, yung ibang mga ako Katoliko ako, from head to foot Katoliko. Ako rin. Oo. Pero yung iba kasing mga ano pinipintasan ng Katoliko because of this, no? Masyadong panatiko na wala na sa lugar. Diba? Tama ka, Mariko. Oo. So, wag ho kayong magagalit dito sa aming samahan dito kung nagkakaroon man kami ng ganyang pananaw dahil sa huwag mo nang alisin niya at maingay. Dahil, lumapit ka na lang. Dahil sa, kung minsan po, kami naman, we are just observing and giving our personal opinions. Kung tatanggipin niyo, hindi po naman salamat din. Oh. Hindi naman po kami nagpipilit ng aming pananaw. Di ba, Dahorado, may sasabihin ka? Hindi, kasi may mga pagbabago eh. Mm-hmm. Kasi isa ako sa bumuhat ng araw. Nung araw pa. Oo, kaya nga, marami pagbabago eh. Mm-hmm. Dahil sa narinig ko na yung iba, kaya ano, pag nakahawak, yayama, pag ano. Hindi, kasi kami nung araw, ako kagaya ko, nung unang makita ko yan, nasa Quiapo ako, may kamag-anak ako ng dadaan, parang naluha ako, sabi ko, yung mga taong yan, nagpapakahirap, makaano lang, yung iba, makahawak lang. Mm-hmm. Para bang, yung kasalanan nila, ang inaano nila. Yeah. Yun ang paghihirap. Ang namamanata para makapagtika sa kanilang mga kasalanan. Alam niyo ba yung pagpasok lang doon sa dikit-dikit na yon, bago ka makapasok, gaganoon pa yung sarili mo. Totoo. Pag nagkamali ka, naging ocho. Ito lang ulo mo. Ocho, yung ano, papilipit sa ulo mo. Ang pinakahuli ko ron, sabi ko, makapanik lang ako. Nakapanhika naman. Oo. Nung makapanhika ako. Okay na. Tapos okay na. Una dito eh, sa lubid. Minsan lang namang gawin mo yan. Okay na yun, di ba? Hindi mo kailangan taon-taon eh, makikipag-agawan ka. Bigyan mo ng pagkakataon yung iba. Huwag mo suluhin. May panata, kagaya ko, 7 taon. Hmm. Tuwing every years,
nandun every ako. Year lang. Every year. Ano nga, itin nga eh. Puntiso nga eh. Nagising ako. Every year, nandun ako. Yung una nga, hirap na hirap ako pumasok dun sa alit. Talagang mahirap kung talagang tutuusin mo. Nung makapasok naman ako, sabi ko, sa kailangan makapunta ako dun sa pingga. Uh-huh. Kahit maliit ako, pinilit kong damahin yung pingga. That was anong taon? Ano na yun eh, 1965 yata, 66. Ah, oo. Matagal din pa ako taon mo. Sintya naman. Makapag-insulto ka naman, Sintya. Hindi ka kasi, harapin sana ang katotohanan. O, sige. Mabuti, kumanta ka na nga. Sige. Oo, ikaw na kumanta nga yun. Mayroon akong sasabihin. Mayroon lang akong observasyon. Yung bang mayroon akong isang kaibigan na nasa Facebook ko, na talagang lahat ng events niya, marami siyang picture na ipinopost, ganun. Nagulat ako. Mm-hmm. Nandun siya sa itaas ng karosa, nagpa-picture. Aray ko. Ano ba ito? Yun na nga. Kung ano nang pinagagawa ng tao. Selfie. Kaya kung minsan nagagalit ang Diyos sa atin sa ginagawa natin. Oo. O, sige, so ngayon mga kaibigan, para po naman sa inyong lahat na ito, mga awitin ng ating bagong direktor. Malapit na naman magkaroon ng bagong pelikula. Yes. At mga artista na rin kami. Oh, yes! Na ito po, Danilo Jurado. Para sa may birthday, kahapon, ano? Oo, boyfriend ko. Birthday kahapon. O, sige. Kuya, kung sakaling hindi ko makanta to ng maayos. Kuya ka dyan. Kuya ka dyan. Ako junior nila nung araw. Ah, ganun ba? O, sige. Okay. Happy birthday, Elvis Presley! It's now or never. Come home with time. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lot of time waiting for the right time. Now that you're near, that time is here. And now it's now never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. This way, it's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never.
it's now or never. My love won't wait. Pinilit ko lang ang aking magkakaya. Alam mo ba, tawa ng tawa sa'yo si JR kanina pa. Talagang pumapalakpak si JR. Fan mo si JR ngayong gabi, Daniel. Wow! Malapit naman siya sa katotohanan eh. Oo, okay. Nga pala, I would like to greet si Edgar Opida. Direct from... Dubai. Dubai, oo. Nag-perform siya sa Dubai. At palagi ko, nandito na siya kasi meron siyang concert sila ni Buddy Castillo kagabi, no? Wow. We were supposed to go, sabi nga ni Buddy sa akin, basta present mo yung press card mo, press ID mo, sabi niya, papapasukin kayo. Libre sana tayo, papunta. Wala lang tayo sa sasakyan. Ayun, mabigat. Yun ang mahirap, wala sa sasakyan. Anyway, I'd like to congratulate yung naging concert nila ni Buddy Castillo, ni Edgar Opida, at yung ibang kasama. Kaya pa na nag-concert sila because it was the birthday of Elvis Presley yesterday. Okay, so my darling, happy birthday. Okay. Bugbog ang abutin mo, mami. Hindi naman. Okay, so, wakasan natin ang first hour ng ating programa sa pamamagitan ng second number ni Danilo Jurado. Kasaysayan tulad ng pinangyarihan nang tayo'y magtanga. Takot lamang ay di mo pakinggan, ngunit ang katotohanan kita'y minamahal. Buhat ng kita'y masilaya. Buhat ng mapan gimpan lagi hinahanap at inaasam, giniw ay tanhin yaring pagmamahal at mag Rivera at kay Doktora Miranda.
Cecil. Yung dentista mo. Yes. Oh, syempre. Oh, yes. At si Linda din babanggitin? Oo nga. Yes. Eh, kasi ano? Alam niya na eh. Alam buhat eh. Diyos! Aminin mo na, nalimutan mo. Okay. Bueno, tuloy tayo. Akala ko kasi kanina, tingin ko sarilo, 59, yung pala 49 pa lang. Meron pa tayong mga ilang minuto bago magtapos yung ating unang oras. At mamaya po sa pangalawang oras natin ay ating i-interviewin, hihingan ng mga pananaw, mga predictions, and everything under the sun, yung ating panauhin. Dahil kanina pa, nakikita ko kasi yung vision ng mukha niya. Talagang, iniisa-isa niya tayo rito. Ninenervyos ako, Mare. Ha? Ninenervyos ako. Tell me love life ka, Mare. May love life. Baka mawala eh. Baka maudlot. Oh, sige. Tuloy tayo at... meron tayong text, Alex? Meron dito. Sige. Well, magandang gabi po, Ate Tess, at sa inyong lahat magandang na... Magandang gabi rin. Sama-sama. Pakibati po sina Jovan, Ben, Puring, Ofi, Baby Norma from Francia de Castro. TY po, kung pwede po, pakiulit ng number mo, Ate Tess. 0908-377-5028. Smart number yon, okay? 0908-377-5028. At ito pa. Gandang gabi po. Ganda ka rin sa gabi. Request naman po. Mm. Please, sa puno ng mangga. Ano naman yung punong mangga na yan? Pinag yun na yun eh. Coming from Errol Carillo ng Agune, Bulacan. Talagang ayaw pakawalan si Eddie Suarez sa kanyang punong mangga. Dali lang, speaking of Agune, Bulacan, gusto ko malaman, Errol, kung kakilala mo ang kaibigan ko. Dati kong kaibigan, matagal na, pero hindi na kami nagkikita. Sino? Tagapagadian ito. Napuntang Bulacan. Hindi, taga... Yeah, galing... Aywan ko kung taga saan ito, Bulacan ba ito o Pagadian City. Si Ricardo Ibarra. Mm-hmm. Sana naman kung kilala mo siya, pakiabot na lang ang pagbati ko. Calling kay Ricardo Ibarra. Ayun, okay. So, I'd like to greet also yung ating mga kaibigan dyan sa Pilar Village, ang Almarines family, Valencia family, sino pa ba, Mare? Alcantara, oo, Alcantara family. At syempre si Tita Mary, si Lepay, si Jack-Jack. Si Puring. At ko rin si Ted Esteban na tumawag ngayon. Oh, yeah. Ano sabi ni Ted sa'yo? Maganda raw itong programa natin. Ay, salamat Ted. Okay. So, para sa inyo, ito namang mga awitin mula kay Dali Favorito. Para po sa inyo lahat, ang awitin ito. At naando ko rin po doon sa aking anak na si Liberty na... welcome home. Karating lang niya from Bahrain. Diba? Tama naman ang mga kasamahan natin dito. Puro mga galing ng mga iba-ibang lugar ang kanilang mga kamag-anak. Okay. Para sa inyo lahat, ito po awitin ni Dali. Favorito. Okay, Josie Nato po. Hello, Josie. Para po sa inyo lahat din. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me, oh no. It's just the nearness of you. Isn't your sweet conversation that brings the sensation? Oh no, it's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come true.
course of lights to enchant me. If you only grant me the right to hold you ever so tight, and to feel in the night the nearness of you. This is for you, Levi. Love you. Kay Pauline, kay Jenna. Yung anak mo nandiyan sa labas, ang dugan mo. Kay Leng Leng. When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come true. I need no soft lies to enchant me. If you only grant me the right to hold you ever so tight, and to feel in the night the nearness of you. Yeah, love you. Okay, bago mo kantahin yung second song mo, Gio, Dali, may nag-text sa akin, tamo, may nag-text kagad. Good PM, ate, pwede ho pakit-play ang yung kantang Pusong Bato. Aray ko. Para sa lahat ng driver ng Fairway, ano, Fairways Cargo Mover. Ala, Fairways Cargo Mover from Sunny Boy ng Pasig City. Yan. Yeah. Okay, so di ba kinanta mo na to, Alex? Mm-hmm. Siguro, Sunny Boy, we will reserve this song for you next Saturday, ha? Pakakanta natin kay Danilo Horado. Kaya mo bang kantahin yun? Ah, si ano ba? Alex. Si Alex ba? Okay, Alex, please sing the song next Saturday. Sabi ni Edgar, nag-text si Edgar Opida. Sabi niya, yes, Tess, I'm already here from Dubai. A day before our show at Meralco, January 8. Nakikinig ako now. Regards sa lahat. Okay, hello. Hello, Edgar. Si Elvis Edgar Opida. Okay. So, meron pa rin na Alex? Okay, may nag-text dito. Mm-hmm. Like ko yung kinakanta na The Nearness of You, ang ganda ng boses niya, lamig ng tenga. Oo. Malamig sa tenga. Lamig sa tenga, sabi niya. Pagkatapos yung kantang It's Now or Never, nice daw. Oh, di ba? Mm-hmm. Ano ito? Power of the Philippines? The voice. Alam mo, Ate Tess, nakakataba ng puso, di ba? Mm. Pag may response sa iyo na ganyan. Oh, yes. Salamat po na marami at nagustuhan niyo po yung aming mga awitin. Okay. Para po sa inyo din itong lahat na... Yung pangalawang kanta mo, pagkatapos ng ating paalala. Okay. This is PBS, Philippine Broadcasting Service, DZRM, 1278, Radyo Magazine. One Philippines, one network, PBS. Ang ating tumpak na oras, isang minuto pa makalipas ang alas 9. Welcome sa ating second hour ng Sama-sama Salo-Salo. May babatiin daw si Eddie para din sa pangalawang kanta mo. May bababati ko na kay Dali. Ubaya mo na kay Dali. Ha? Kay Lando Landicho daw, Ate Tess. Inihandog niya Kuya Eddie yung awiting. Susunod ko yung kakawin. Lagi nakikinig yun sa atin at nagustuhan daw yung Comeback My Love. Thank you, Lando, ha? At yama pagka kumbidahin ka namin dito para makasama din namin. Ha? Okay. Ang sarap na makinig na si Tess, may response sa'yo na nakakataba ng puso din. Yeah. Salamat po ng marami. Baka tumaba ka ng tumaba. Ayoko naman na natin sa'yo gano'n.
Ulit tumaas. Ulit tumaas. Oh, sige. Sa naiwan pang mga apo. Okay, Potpot at kay Clarice at kay Risa. Naku, naalala mo. Naalala ko. Pasensya na mga apo, tulog na ba kayo? Hindi, gising na gising yan. Pag-uwi mo sa bahay. Sander! Si Lola, di kami binati. Andre. At saka pala kay ano, yun, tinitingnan ako ni Josie, baka sabi, kaw, sige. Kay Joey, asawa ni Josie. Hello, Joey. Oh, pupunta kami sa inyo, ha? Oo nga. Napakabait ni pa rin Joey. Maghanda ka, Joey. Lulusubin ka namin. Yes, Alex. Yes, speaking of Josie, kanina lumapit sa akin. Seryoso. Bakit? Alam mo, Alex, first time ko itong gawin sa'yo. Ano yun? Kago, ano yun? Magre-request sana ako ng kanta. Anong kanta daw? Fraulein. Huli. So dalawa na ang request, Pusong Bato. Dalawang kakanta. And Fraulein. At saka speaking of Pusong Bato, kasama namin si Amy Torres, si ang original singer. Doon sa show namin sa Luneta Park. Sabi ko, alam mo, may nag-request ng kanta mo, ako ang pinakanta. Sabi niya, talaga, talaga. Sabi ko, pwede ka bang mag-guest sa amin? Sabi niya, why not? Ayun. Okay, so may tumawag sa aking phone kanina. Ang number niya is 0921-681-2942. Mag-text ka, darling, ha, kasi hindi ako makatanggap ng mga tawag. Text ang tinatanggap natin dito dahil yung mga tawag kasi hindi natin maasikaso. Okay? So whoever you are, mag-text ka sa akin, ha, para malaman ko kung kanino galing yung tawag na to. Okay, so next number. Tama-tama. Pambungad sa ating pangalawang oras, masiglang awitin. Yes, Ate Tess, pahabol daw kay Paul Lagman. Oh, hello, Paul. Ating isa-day, architect Paul Lagman. Para po sa inyo. Ano siya, taga Bulacan. Okay, para sa inyo lahat. Maestro. Yeah, let's dance. There's a kind of hush all over the world tonight. All over the world, you can hear the sounds of lovers in love. You know what I mean? Just the two of us and nobody else inside. There's nobody else, and I'm feeling good just holding you tight. So listen very close to me, closer now, and you will see what I mean. It isn't a dream. The only sound that you will hear is when I whisper in your ear, I love you forever and ever. There's a kind of hush all over the world tonight. All over the world, people just like us are falling in love. La 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 la, la la la, yeah. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Listen very carefully, get closer now, and you will see what I mean. It isn't a dream. The only sound that you will hear is when I whisper in your ear, I love you forever and ever. There's a kind of hush all over the world tonight. All over the world, people just like us are falling in love. Are falling in love. Are falling in love. Yeah, I'm falling in love. Okay. Huh? Yeah? Sound. Sound. Why? Mo. Huh?
Mainaw. Sige, yeah. sorry. Hindi, nag-text. Yung tumatawag pala kanina, si Sunny Boy pala yun. Wow. Oo, sabi niya, paki-play yung kantang Carmelita. Aha. Para sa mga mekaniko ng Fairways Cargo Mover from Sunny Boy of Pasig. Okay. Sunny Boy, yung request mong pusong bato ay kakantahin ni Alex, no, sa next Saturday, at yung Carmelita naman kakantahin ni Danilo. Yes. Okay? Sa next Saturday yan, ha, Sunny Boy, makinig kayo sa aming programa. And meron pang isa, sandali. Good evening, hi Miss Tess. This is Dante. Pwedeng request sa'yo yung kantang Killing Me Softly. Aray ko. Pop, gawin mo pa akong kriminal. Killing Me Softly, at si Alex, kakanta na ba siya? Okay, ang boses niya. Oh, di ba? Thank you very much, Dante. Hindi mo naman sinabi kung taga saan ka, Dante. Anyway, mag-text ka ulit. Gusto ko malaman kung taga saan ka at anong apelyido mo. Ha, Dante? Okay, so yung request mong Killing Me Softly, I'll sing it for you next Saturday. Promise. Okay, tuloy tayo. At ito na po yung aming panauhin ngayong gabi. Nice kong ipakilala sa inyo ang isa sa mga psychic. Laging na feature to sa mga TV shows. Ini-interview na ng mga nasa television, no? At inaalam yung mga predictions nila for whatever purpose they are guesting for. Ang ating po namang ang ating panauhin ay si sapping miyembro sa aming Once Upon a Time in the Philippines, si Mr. Tony Suveda. Tony, magandang gabi sa iyo. Tony Suveda po. Suveda. Ah, okay. Suveda kasi ang akala ko mabasa ko. Suveda, okay. Magandang gabi rin sa lahat ng mga tagapakinig ninyo, Ate Tess. Mm-hmm. And natuwa ko kay Tony nung pagka-acknowledge ng acceptance mo sa OUTP. Sabi ko lang, Tony, paki-fungsoy mo naman yung grupo natin kung anong magiging kapalaran tong kasi kung minsan may mga hindi maiwasin, may mga intri-intri gaganon. Biglang akong pinungsoy niya. Oo, biglang ako. Hindi. Pero ang ano naman sa kanya yung very religious yung kanyang mga natuwa ko sa kanya, may mga Psalm 121, Psalm 47 siyang binigay sa akin na dapat daw basahin niya ulit-ulitin. Okay, Tony. Una muna, taga saan ka? Taga Caloocan ako. Taga Grace Park, Caloocan. Ah, okay. And you've been as a Feng Shui Master for... almost 24 wow. years. Wow, 24 years na. Doon sa mga ginagawa ninyong pagpipredict and pagbibigay ng mga sa mga tao, may mga naging experience ka na ba na talagang nangyari or natupad sa pinagsabihan mo? Oo, tsaka I'm doing it publicly with sa TV, okay. Sa radio. Oo. Nababalikan nila eh. So ngayon, itong taong 2015, alam ko maraming nakikinig sa atin ngayon ang gustong malaman how you find it itong asa kabuuan itong year 2015. Is it as tragic as 2014? Hindi naman. Ay, thank you Lord. Hindi naman. Sige, oo. Una, Ate Tess, magpapasalamat muna ako kay Ate Yvonne. Yes. Without her, hindi si ako mapapasok dito. Kobayashi, oo. Yeah, kay Ate Yvonne, tsaka kay Dalia. Mm-hmm. Tsaka Manuel. Kay Jojo Franco. Oo, nakikinig. Si Dalia nakikinig at tinetape yung ating programa. Okay. At ipaparating sa lahat ng mga miyembro natin sa buong mundo. Okay, oo. Sige. So, how do you see the year 2015? Ayokong simulan ng negative eh. Mm-hmm. Doon muna sa positive tayo. Yeah, sige. Sa positive, kasi yung between na star number 3, mm-hmm. nasa gitna siya eh. Mm-hmm. Sa kabuuan kasi no, ng pamilya, hindi naman talaga yung asawang babae talaga ang nangangalaga ng pamilya. Kasi kung hindi mahusay ang tatay, mm-hmm. hindi maganda ang pamilya. Kumbaga siguro, ibig sabihin, ang tatay talaga ang pinaka... Siya talaga ang haligi. Oo, siya ang haligi. Ilaw ang nanay. Oo, siya ang ilaw. Oo. Okay. Eh kung napunding ilaw pa paano? sorry. Sige. Okay. Yung star number 3 na yun, ang ibig sabihin nun, ang tatay ay pangangalagaan ang kanyang pamilya. Ay, how nice to hear that. Yun. Maganda, napakaganda. No? Danilo, makinig ka, ha? Oo. May problema lang yun. Ay. Kasi minsan, ang tatay bugnot.
nabubugnot dyan. Mm-hmm. So, kailangan din yung mga nakapaligid sa kanya na mga anak niya o misis niya. Suportado siya. Oo, suportahan siya. Mm-hmm. Ganun, para maging maayos yung takbo ng isipan ng tatay. So, naka-sentro yung... Yung low shoe, between, naka-sentro dun sa tatay. Sa tatay talaga. Oo, so, that's what you call star number three. Three, yes. Uh-huh. Tapos? Ang sumusunod na magandang position din ay ang star number four naman ay pumupunta sa Northwest. Mm-hmm. Anong ibig sabihin ito? Yung lolo, inalagaan niya yung paborito niyang apo na babae. Aray ko. Inalagaan niya. Nakaka-relate ako dyan. Ganun yun. Kumbaga yung lolo, binibigay niya yung pagmamahal niya sa paborito niyang apo na babae. Ah, ganun. May paborito pala yung mga apo. No? May paborito siya. So, ayan ang lolo, isang lolo niya na sa kanan mo. Ngayon, yung mga asawa naman, di ba, merong asawa na babae. Mm-hmm. Yung asawang babae nga na ito na sinasabi ay mas malamang siyang maglakbay. Marami siyang paglalakbay. Wow! Pwede siyang magtrabaho, Alex, sa abroad. Maglalakbay tayo! Mga ganun. Oh. Alam mo, ano yan, noon pa, may mga, yung kaibigan nga niya si Madam Suzette. Actually, nakasama ko na si Suzette in one of the programs. Mm-hmm. Yun din ang sabi nga. Sa mga... Si Suzette Arandela. Yes. Mm. Sa mga... Medyo kahawig mo siya, Ate Tess. Medyo kahawig mo. Humble ka naman. Hindi. Sa mga sinasabi niya nga, may mga travel, di ba? Mm-hmm. Well, hopefully itong grupo, talagang will go places. Oo. And most of the Southeast Asians na mga tao will travel. Oh. Meron silang anong tawag doon? Bituin na hihilahin sila na magbiyahe somewhere. Mm-hmm. Okay, so... kung yung mga yung South Southeast Asia, kasama ang Pilipinas. Oh yeah, karamihan ng mga naninirahan sa ASEAN countries. So yeah. Puro travel ang kanilang marami mga, silang biyahe. Wow. Talagang sana naman we're hoping and praying na itong grupo namin magkaroon. Actually, hindi lang isang beses kayo magbabiyahe sa taong ito. Hindi lang isang beses. Nice to hear. Marim, paghandaan niyo na 'yan, ha? Bibili na ako ng maleta ko. Kaya. Hindi, kung pagod ka na, pwede ka magpahinga. Kami na lang muna. Hindi, alam mo, natutuwa ako dito kay Tony. Yung very positive yung kanyang mga psych subgrupo natin. Pero siguro, we will ask you individually mamaya. How you see sa tingin mo lang ba sa isang tao na masasike mo na kung ano yung kanyang personality. Yung kanyang mga, kasi nakakita ako ng auric field. And the studio now is full of green. Amen. Green meaning that we love each other. There is the love exuding from our hearts. Ganon. Baka naman nakita mo lang yung blouse ko. Tama ba yung ano ko na ang color of the na magandang para sa mga tao is nature's color? Yes, it is. Brown or blue or green. Ayan. Yes. Okay. So, dapat pala, tuwing papasok tayo, naka-green or blue or brown tayo. Okay. Isa lang yung blue ko eh. Ha? Isa lang yung blue ko. Di ba? Wag mo nang palitan yon. Okay. So, let's go back to Tony. Ang ano natin kasi dito is, we'd like to know, no, yung ano naman yung mga hindi masyadong maganda na nakikita mo sa taong ito? Lindol. Wow! May mga lindol. Ang kalabidad natin ay halos wala ng tubig. Oh? Ang tubig naman ay nasa norte o yung pagguho ng mga mga landslide, mga ganun. Tsaka yung pagguho ng yelo. Magkakaroon ng ganun. May avalanche. Sa Pilipinas wala hindi yun. Sa Pilipinas. Oo. Alam mo, siguro Tony, yan niya yata yung sinatabi nating paghiganti
ng Mother Nature, ng kalikasan, dahil sa kapabayaan ng tao, no? Masyado nating inaabuso yung Mother Nature natin. Pero siguro naman, meron naman sigurong pwedeng ipang ano diyan, ipang kontra. Oo, marami ever. Namang pang kontra. Isa ang pagdarasal natin. Amen. Mm-hmm. Yan ang una. Yes. Tama 'yon. Yan ang saka ang mga Pilipino mahilig mamanata. Hindi lang sa Nazareno. Oho. Namamanata sa Mahal na Birhen. Yung Mama Mary o yung Mama meron Maria. Meron pa silang, meron pang St. Jude. Maraming ganun eh. Ako St. Therese. Eh kasi ng pangalan ko. O, Santa Teresita, oo. Oh. So, yan po. Yung mga sinasabi ng ating psychic dito na si Tony Suvega ay parang pang ano pang giya, no, guide sa atin. At sana po ay magkaroon tayo ng pananaw na hindi naman natin gagawing negatibo sa ating buhay, kundi panuntunan natin, 'di ba, Tony? Para at least makaiwas if ever. Oh, hindi kasi kalamidad 'yun eh. Wala naman tayong pwedeng gawin doon na para kaparaanan, kundi mag-iingat tayo. At kung dumating ang kalamidad, 'wag magpanik. Yes, oo. Oo, tama yun. Kasi pangalawa pang babantayan natin, lalo lang ng Pilipinas o ng mga Southeast Asian countries na katabi natin, higit sa lahat ng Indonesia, may mga patay na bulkan na mabubuhay. Oh. Yan ang problema natin. Hindi lang isa, dalawa, tatlo na bulkan. Napatay ng matagal na daan-daan taon na eh nabuhay. Kamukha yung pinatubo. Mm. Diba? Biglang nabuhay siya. That was in 1990, ha? Yeah. Mm. Ilang siglo na yung hindi siya, extinct na siya supposed to be. Oo. Itong Mayon Volcano, di ba, dapat nun, nag-extinct na rin yan, pero tuloy-tuloy ang kanyang pagkabuhay. Correct. Oo, so, wag naman sana dito sa Pilipinas. De, ang ma-avert lang naman din yun, kung, Lord, wag naman ganyan. Mayroon lang kami bagay. Ngayon, lindo na. Lord, wag naman ganyan. Please, di ba? Oh, dasal tayo, dasal. Okay, dasal sige. Tayo. Thank you very much, Tony. Thank Mamaya you. Tutuloy natin yung pag-psych mo naman sa bawat isa dito sa mga kasamahan natin dito. But meanwhile, eto muna, Alex. Kaya ako rito ng buhay. Okay. Para sa inyong lahat, eto po yung naghihintay ng kanta ni Alex kanina pa, si Dante. Medyo nakakanta ka na daw ba? Sabi ko hindi pa. So pakantahin na kita ngayon para mapakinggan ka ng mga tagahanga mo. Yeah. Mm-hmm. Hello Dante. Every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe about the store, a smallest prayer will soon be heard. I believe that somewhere in the great somewhere, here's every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why. I believe.
mga instant mga anghel sa ano. Mga professional talaga. Tamang-tama yung kanta niya dun sa sinundan nating part ng program natin. Bossing, may mararating bang boses? Kasi ngayon, no, ang batas kasi ng kalikasan, yung hangin na mayroong lupa. Tapos yung heaven stem ay tawag natin ay yung number 5, no, in 2015. Yung 5 na yun kasi, yun eh may kinalaman sa mga lalaking mahilig kumanta. Oh, yun, yun. Mga lalaki. 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 Oh. Lalaki naman yung male boys na pinag-uusapan. Pare, nakikigang girlfriend ko ah. May mararating. May mararating. Okay, may text ulit dito si Sanoy. Sabi niya, ate, pwede pag-play kayo ng kanta kahit anong kanta para sa kanya daw. Okay, Sunny Boy. Sino? Okay, Sunny Boy from Sunny Boy. City. At pakipati rin ang mga kaibigan ko, si Mike, Joper, at kasama ko ngayon dito sila. Ah, so, para kay Sunny Boy, kay Mike, at kay Joper, yung next song ni Alex Dato. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. When times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Oh, troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will all around, like a breeze over troubled water, I will lay me down. Like a breeze over troubled water, I will lay me down. Sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. Be shine when you need a friend. I'm sailing right behind, like a breeze over troubled water, I will lay me down. Like a breeze over troubled water, I will lay me down.
siguro yan mga kabataan. So tama-tama yung kinanta mo para sa kanila, Bridge Over Troubled Water. Alam mo, natutuwa ako kasi nararamdaman ko yung mga anghel na sa likod kong kumakanta rin. You don't seem to be with us tonight, Alex. Wait. Mm-hmm. Yes, I am not because I've been sick. Parang na-high blood ako at nahihilo-hilo ako. And just today, hindi na maaga ko nagising because I met my may mga kapatid. Reunion, tuwang-tuwa ako, mga pamangkin ko, mga gano'n. Natutuwa ko na ang tawag sa akin, Tito Daddy, kako Diyos ko, Panginoon. Tito Daddy, hindi Tita Daddy. Alam mo, lahat ng mga complimentary gifts na binigay, giveaways na bigay sa akin sa PressCon, ibinigay ko sa kanilang lahat. Yung tatlong cellphone na napanalunan ko sa raffle, ibinigay ko sa kanilang lahat. Hindi mo ako tinirhan? Mukha ka namang mayaman eh. Magdilang anghel ka sana. Okay. Tuloy tayo. And bago kumanta si Cynthia, medyo tanungin natin si June ngayon. Si Tony. Tony, simulan mo sa aming gitarista, si Eddie Suarez. Yan. Anong nakikita mo sa kanya? Love life? Mahirap magsabi ng totoo eh. Kasi may asim pa to eh. At may mga nangungursunada. Lalaki, babae. Babae. Mayroon ako sasabihin. Kasi I've been working with Madam Suzette Arandela for many years now. Pagkatapos, natatakot siya maghula. Ayun yung magbigay ng pangalan. Sabi ko, huwag kang matakot magbigay ng pangalan ng hinulaan mo. Kasi, hula lang yan. Hindi naman din siguradong magkakatutuyan o hindi. Saka hindi tinatanggap yan sa korte, yung mga hula. Sabihin, hindi ako madidimanda. How you psych him up as a personality. Yun lang naman, hindi naman yung Hindi, mahusay ang personalidad niya eh. Kasi masyado yung sa aura niya, masyadong nagsama na yung puti at saka yung pula. Nagsama na yung, parang nagsama yung the heaven and the earth. Wow! Eddie, ha? Kaya pala nagbablash. At naunawaan niya yung laro ng buhay. Kaya marunong makibagay si Eddie. Oh. Okay. Marunong makibagay ito. Sana naman kasi kailangan namin sa programa yan. Okay. Ay, yung kumari kung nasa kaliwa mo. Ako, ikanin ako pa sa pinagmamasdan eh. Kung sino man siya, mahal ka nun. Mare, hindi ako makakatulog mamaya. Tatayo si pare sa hukay niya. Daddy, gusto rin eh. Gusto hula rin lang eh. To, Daddy. Ha? Gusto rin hula lang ito, gusto Daddy. Gusto rin namatay eh. Gusto rin namatay. Gusto rin eh. Sino ba yun, Mare? Consentidor? Magtatapag ka na sa akin. Hindi siya, yung kampante siya, kung sino man yun. Wow. Kampante siya doon. Mare, sabihin ni Tony, paring Odon still wants you to be happy. Yes. Mga consentidor kayo. Okay. So, sandali. Thank you. At bago natin alamin yung kay Baby Cora, kay Dali, eto muna, meron tayong babasahin mga dito. Napapachismis tayo. Good PM, Miss Tessie. Request po next na kantahin mo, Brian Song. Ay! Brian. Ano ba yun? Okay, sige. From June Veroya. Yamo, June, sige, pag-aaralan ko para sa'yo. Ha? Thank you very much. Okay, another one. Ate, salamat po sa kanta Ganda ng Busis. Okay, Sunny Boy. Yung kinanta mong Bridge Over Troubled Water sa Alex. Karagdagang fan yan. Yeah. Okay. Sabi niya, hi Tess, this is Dante again. I'm from Quezon City. Husay ni Alex. Pero okay ka din, one time pa lang kita napakinggan. Nice voice mo. ano yun? Dun yung mga pabulong. Ah, pabulong daw ang kanta ko. Oo, kasi yun ang style ko, pabulong. Okay, yes, thank you, Tess. Sabi niya si Dante of Quezon City. Thank you very much, Dante, for
texting us again. Okay? Tuloy tayo, meron ka pa, ano? Oo, meron tayo dumami dito. Dumami yata ang text ano natin, ha? Meron pa dito, salamat Ate Dolly, my idol, sa pagbati. Ayan, sabi niya. At isa pa, hi Alex, pakisabi kay Dolly, salamat sa pagbati niya. Pahingi naman ng number ni Tess. Ka-charge kasi kanina, di ko nakuha. Ah, nagpapa-charge. Ah, okay. 0908 lang ang memo, ang na-memorize daw niya sa sinabi mo. Coming from Jose Nato. Okay, Jose. Now coming from Annie M. Mm-hmm. Wow, Kuya Alex, kilig naman ako sa boses mo. Ang ganda, super. This is Annie M. Annie M. Thank you. Hindi yata nag-test ngayon si, yung ano mo, yung sa taga Makati, si Cecil? Mamiya. Baka busy, baka may pinuntahan. Okay, sige. Tuloy tayo and ha? Ako gusto kong magpahula. Sige, unahin mo na Tony si Alex. Ano daw ang nakikita mong aura sa kanya? Parang ayaw magsalita ni ano ni Tony sa iyo, Alex. Yung sakit, medyo ano ka lang, stress. Hindi, mga schedule, mga taong pasaway, mga ganun. Yung mga frustration mo sa ayaw mangyari, ito nangyayari. Mga ganun. May frustrations eh. Kailangan ihinga mo yun. Ilabas mo sa katawan mo. Kasi mayroong constipation somewhere here. May constipation. Hindi makalabas. Yung constipation, kumbaga sa katawan ng tao, ayaw lumabas. O hindi matunawan. Yung emotions mo ang gusto sabihin ni Tony. Emotionally constipated ka. Makalabas. Kasi kumbaga sa ano, hindi lang yun, nadala na siya. Tapos ito na naman. Ito parang, na naman. Ito na naman. Ganun eh. Pag-prosper kayo yung pag-break up ko. Anong break up? Gusto ko na makipag-break up. Kanino? Kanino? Mabuti pa. Yung gusto mag... Mabuti pa. Mabuti pa. Yan. Mabuti pa daw. Para ma-release yung kung ano man yun. Singing career ko. Yun. Kailan ako nagka-ida, doon pa ako. Buti umamin ka. Hindi, may mga late bloomers eh. Totoo yan. May mga late bloomers. Ay, nag- another. Yung travel. Ay, hindi lang tatlo, apat. At yung sinasabi mo Macau kanina, meron nun. Wow! Tatlo yun. Nice. Hindi ako magka-casino, ha? Hindi naman. No. Ano? Parang invitation eh, ng mga... Yung Marco. Oo. Yeah, invitation yun, invitation. Mm-hmm. Pero meron kang isang hindi mo na alam pa ngayon. Merong Vietnam. Wow! Ano yun? Biyahe din. Hindi ko alam anong gagawin mo doon. Pero sa nakikita ko, may mga shopping, gano'n. Hindi negative. Alex? Yung 20% ko, ha? Huwag mo kalimutan. Hindi ka, ikaw nag-book. Sinabi mo yan? Yes! Okay. O sige, medyo nagkakatuwaan man tayo. Eh, alam ko yung mga fans ni Cynthia Garcia, hinihintay na siyang kumanta. Kanina so, pa okay. Hinihintay. Oh, yeah. Para sa inyo lahat, mga kaibigan, na ito po ang mga awitin ni Ate, may babati lang po ako. Of course. Si Marge, yung gumawa ng binigay ko sa inyong puto flan. Ang sarap nun, puto flan. Opo, masarap talaga yan kasi nung December, yun ang mga... Delikating ginawa niya. Opo. So, noong December ba pinagawa yun? Hindi pa po bagong gawa po yan. Dinaliver lang yan kanina lang. So, okay. Nakikinig sila ngayon kay March and yes. Sa kanyang husband. Okay, thank para sa inyo lahat mula kay Cynthia Garcia. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in a city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter than you can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let
let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go, to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of the gentle bossa nova. You'll be dancing with him till before the night is over. Happy again, the light's so much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where the light's so bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright now. Everybody sing now. La 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 la. Downtown, la 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 la. Downtown, and you will find somebody to help and understand you. Someone who is just like you, and it's a gentle high to guide them along. So maybe I'll see you there. We can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be weak when you're downtown. Don't wasting any more for downtown. Everything's waiting for you. Hindi po recording yun, no? Hindi po recording yun live. Salamat. Salamat sa mga angels na nag-backup sa akin. Kapala, I'd like to greet yung isang grupo na nag-meeting sila ngayon, nakikinig sa programa natin. Taga Naga Street, ano ba to? Mapayapa Village, Naga Road, Las Piñas City. Isa ho silang batch 72 ng Jose Abad Santos High School. Meron silang meeting every month at nagkataon ngayon ang meeting nila. So nakikinig sila sa atin ngayon. Ang mga Abadians, Jose Abad Santos High School, batch 72, headed by Ed and Tess Espiritu, mga kalatpinyeros namin sila, at yung lahat ng mga kasama nilang nagmi-meeting ngayon. Magandang gabi po. Magandang sa gabi. Ang naming awitin mula kay pangalawang awitin ni Cynthia Garcia. Opo. Magugustuhan nyo to. Ito po yung ano, ni-record ko before. One of our favorite songs, okay. Pag-ibig ko sa'yo, kulang ibibigay. Pagkat ikaw lamang ang tangi kong mahal. Lumayo ka man, ako'y maghihintay. Ganyan kita, kamahal. Lumuha man ako nang dahil sa iyo, di ko magagawang magalit ng totoo. Pagkat ikaw lamang ang tanging mahal ko, pag-ibig ko'y sa'yo. Ayo ka man, ako'y maghihintay. Ganyan kita, kamahal.
kumuha man ako ng dahil sa iyo. Di ko magagawang magalit ng totoo pagkat ikaw lamang ang tanging mahal ko. Pag-ibig ko'y sa'yo, Cynthia Garcia, sa kanta mo yan. Okay. Actually, siya original, no? Yeah, siya original. Pero kinanta ng boyfriends? No, Flippers. Flippers. Sa Zodiac Records yun nung araw, Flippers, ang kumanta. Pero Cynthia is the original singer of that song. It was composed by Danny Subido. Yes. Si Danny Subido ang nag-compose. Saka, gusto kong batin yung kaibigan natin sa labas. Ka-Facebook mo yan, Harley Buenavista. Hello, Harley! Gusto ka talaga niyo makita. Sabi ko, punta ako dyan sa programa. Kako, you're welcome. Oh, yes. And of course, today is Hinner's Gozom's birthday. Happy birthday, Hinner. He's celebrating his birthday today. Punta ka lang pagkatapos. Kasama kami. Sure! Why not? Gabing-gabi na. Speaking of birthday, Ate Tess, gusto kong batiin kay Janice. Mm-hmm. Happy birthday, Janice Joaquin. Mm-hmm. Daughter-in-law siya ni Sis Josie. Okay. At saka kay Rich Day at KCK. Okay, sige. Kay Sis Josie. Para din kay Manay Esther and Tita Bebot from Nestor Rivera, yung awit ni Cynthia kanina. Okay, i-vibes mo naman ngayon na Tony, si Cynthia, yung bagong kumanta. Pinag-love na ako sa kanta niya eh. Sige. Paborito yan ng misis ko. Ano yung misis mo? Batiin mo. Nay, nandito ako kila Ate Tess, Lagman, Balboa. Okay. How do you find Cynthia sa kanyang career as a singer? She's very nice. Mm-hmm. At kung galing siya ng Japan, meron pa doon eh. May energy pa doon eh. Pero may isa pang bayan na dapat mong pagtuunan ng pansin. Isa ang bayan ng Australia. Wow! Maraming mga Pilipino doon. Mag-show tayo doon. Isang bayan niya. Marami tayong mga kamag-anak sa Australia. Pwede natin puntahan. Okay. Ilan po, nakikita niyo sa akin. Anong gusto mo, love life? Love life. Wag na muna yung love life. Kasi masisira ang karera. Cynthia, tigil mo yung love life mo, ha? Baka wala nang oras. Sige. Si Baby Cora, kayo naman. Ano lang eh, yung sa inyo, wala nang drama yung buhay eh. Kumbaga parang you have made your life already. You have your good partners in life. You have your grandchildren. Yes. And they're all doing very good. Meron travel. Meron ba kami travel? Travel. Ang nakikita ko, meron kang isa, Japan. Japan. Posible. Isang Japan, meron ka. Australia or... Yun ang nakitang ng mukha ko eh, ng isip ko eh, ng unang-una. Actually, Osaka eh. Osaka yung nakikita ko eh. Meron ka pa. Sorry, Dolly. Hindi ka kasama sa Japan. Si Baby Cora. Italy. Uy! Meron ka sa Italy. Meron? Hindi parang. Hindi parang, meron talaga. Hindi lang parang. Meron talaga. Huwag ka naman. Gusto mo sabihin for good yon? Totoo yung sinabi mo na pagdating sa love life, family life, talagang contented na siya. Kasi talagang mamahal siya ng asawa niya. Nasa likod. Okay. Ang totoo niyan, si Kuya at saka siya, mga twin flame partner sila. Wow. Twin flame partner sila. Yung twin flame?
yung kung halimbawa kayong dalawa siya, no? Meron lumalabas na apoy dito sa gitna eh. Wow! Oh my God. Yun ang twin. Twin. Kambal na apoy ang tawag. Wow. Ano ibig sabihin nun? Ano yun eh, long and lasting, everlasting. Sa edad nilang ganyan, meron pa rin kwan. Meron! They like it sa other, they love it sa other. Si Danilo, oo. Ah, si Danilo. Kumusta ang pagka-director niya? Ang sasabi ko kay Kuya, ano, ingatan mo yung kalusugan mo. Mm-hmm. Meron ka sa kalusugan. Mm-hmm. Okay. Medyo mag-double check ka o kaya magpa-executive check-up ka. Yes. Okay. May nag-text sa akin dito. Good PM, Ate Tess. Antay namin, kanta mo dito. Di kami makatulog. Sige. Ipay. Di, tuloy mo na muna, Danilo. Ang karera, ano pa din? Projects. Oh, mayroong projects. Oh. Hindi karera sa kabayo. Hindi siya makakasama sa mga shows namin abroad kasi busy siya sa pag-direct. May panahon na makakasama siya. Yeah! Okay. May panahon. May panahon. Oh, sige. So, with that, we'd like to thank Tony here at Wait pa. It's unfair. But kailangan malaman namin si Alam Adam ko Peso. Na, alam ko na yung sa'yo. Hindi. Huwag niyong pakialaman. Love life. Wag na lang. Tony, hindi na kita kukumbidahin dito. Hindi, uy, naghihintay ng kanta ko. Oo, nga naman eh. De, express ko lang yung damdamin ko, no, with Ate Tess. Kasi matagal niya na akong fan din eh. Kaya sinabi ko noon sa kanya, ikaw yung Tessie Lagman na idol ko. Ayaw naman niya pumayag na idol. Oo, friend ayun talaga. Niya. Friend lang. Friend na lang. Oo, friend gusto kong malaman kung ito bang pagbabalik niya sa showbiz, via sama-sama salo-salo, chismoso okay? Talaga to. Yes, yes, yes. Mm-hmm. Yes, mm-hmm. Magtatagal at hahanap hanapin pa to ng tao. Wow! Thank you. Oh, tama na yun ha, tama na. Salamat sa pagka-chismoso ko. Hindi, request ito ng mga Abadians na nakikinig at nag-meeting ngayon para kay Eden Tess, Spiritu, and of course, lahat ng mga Jose Abad Santos, Batch 72. Ito yung requested number nila. Pinag-aralan talaga ni Eddie Suarez ito. Rose Garden. Ay! Wow! I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Along with the sunshine, there's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So leave and let leave, or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. When it's stuck and you could make it come true, I could give the world right now on a silver platter. Well, why would it matter? So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good time while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. Sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as well let you go. But there's one thing I want you to know.
Yup na. Okay. Ayan ha, Ed and Tess, napagbigyan ko kayo kahit kanina lang po namin pinag-aralan ni Eddie Suarez yan dahil kumbaga ni-request lang kasi kahapon. So, gusto ko naman pagbigyan yung ating mga nakikinig dahil sang katutak silang dalawang daang nakikinig sa atin. Okay. So, ako malapit na rin tayo magpaalam and before we say thank you very much sa ating naging panauhin na naging napakasayang kasama niya sa programa. Oo. Gusto ko rin pagbigyan niyo sa pang requested number. May oras pa pala. Oh, sige, Ipay, eto na. Kakanta na ako ng gusto mong kanta. Okay. Para po sa inyo, ang si Maring Ray kasi kinakanta niya to in Spanish. Ano, Italian. Italian 'yon. Spanish ba 'yon? Amor, perdóname. Amor, perdóname. Oo, amor, perdóname. So I'll sing it in English naman ngayon. Okay, para po sa inyo before we say goodnight. My love, forgive me. I didn't mean to have it end like this. I didn't mean to have you fall in love. In love with me, my love, please kiss me. Arrivederci, amore, kiss me. Remember when we part, you'll have my heart. I love you so. It was just a slight flirtation. That was all it had to be. How could I know this fascination could turn to love for you and me? How to tell you of my heartache? I'm not free. How could I bear to see your heart break? To see your heart break over me. My love, forgive me. I didn't mean to have it end like this. I didn't mean have you fall in love with me. My love, please kiss me. Arrivederci, amore, kiss me. Remember when we part, you have my heart. I love you so. I love you so. I love you so. Yan. Okay, Ipay, napagbigyan kita. Okay, so once again, papasalamat tayo kay Tony. I hope this will not be the first and last, Tony, ha? Dahil hihintayin ka ng mga taga-OUTP sa pag-guest mo dito. Eh, batiin mo nga pala sila yung mga kaibigan natin. Oh, lahat ng mga taga once upon a time in the Philippines. Uh-huh. And yung nga palang ano, before I forget, yung lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Pilar na alam ko nakikinig sila ngayon, si Kagawad Choi. Gusto ko makiramay, nakiramay na matay dun sa ano, dun sa namatay kanina, oo. And yung mga yung fan mo hindi mo binati, si Amelia Saban. Hello. Hello, I love you. Oh,
Yeah. Wait, sandali. Saan ba makukontak itong kaibigan natin, itong guest natin? Baka mayroong gusto magpapungsoy. Ah, si Tony. You might want to give your number, Tony, para mapakinggan, ano, matawagan nila. Mm-hmm. Sige, go. Wala akong office. telephone number ko sa Globe 0905-299-2168. Mag-text lang. Wag tumawag. Kasi kung marami na sila, di ba? Okay, yeah. Tama, oo. Pero wala kayong office na pwede punta. Sa bahay namin, sa Caloocan. Mm. Kumbaga, para siyang nag-home service talaga sa mga ano. Kung like, at tumawag sa kanya, at talagang magpa-consulta. Kung saan-saan ako nakarating din eh. Okay. Again, the number, Tony? 0905-299-2168. Okay. Oo. Globe number yon. So, medyo magpapaalam na po tayo at medyo kinakapos na tayo sa oras. Muli, Tony, thank you very much and we'll be expecting you once again sa programa natin. Eddie, kumanta din. Oh, yeah! Okay na! Next time! Yeah. Gusto kong kanta mo, Ate Tess. Alin? Iyak doon eh. Aray ko! Aril de Derchi. Kailangan din natin siya sa Chinese New Year. Oh, yes. Oo nga pa. Chinese New Year, be here please, ha? Oo, okay. Oh, sige, sige. At ikaw ay ikakanta mo kung anong hula mo. Okay. So, Eddie, but let's say so long na. Hanggang sa Sabado po muli. Ayan, nagsalita rin siya. Mare, nagmamadali na tayo. Salamat kay Tony dahil love life talaga siya. Ang kaluluwa, pag namatay, o tama, namatay na tayo, yung expression niya nung buhay pa siya, ganun din. Okay. Mahal ka ng husband. Uy! Yeah! Walang duda yan, walang duda. Kailangan mo ngayon na gusto mo yon. Gusto rin niya yun. Yakin, Tony. Gusto kong malaman ngayon kung nasa kabilang buhay na... Wala nang oras. But there was a time na nasa likod pa rin siya, nasa tabi palagi. Okay. Bye-bye. Magazine 1278 sa inyong mga radyo. Ang studio ng hipilang ito ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng gusali ng Philippine Information Agency, Visayas Avenue, Quezon City. At ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang DZRM ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Philippine Broadcasting Service. Ang himpilang ito ay muling sasa inyo bukas sa ganap na ika-anim ng umaga. Mga kaibigan, ang pambansang awit ng Pilipinas.